Ang unang sulat ni Juan, unang kabanata. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa'y siya na, ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Ito ang aming narinig sa Kanyang Anak. At ipinapahayag naman namin sa inyo, ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa. At ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang Anak. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Ang unang sulat ni Juan, ikalawang kabanata. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang mga kasalanan ng lahat ng tao. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya. Ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay sinungaling. At wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo sa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo. Ngunit maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman namin sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi na pagkakasala ng iba. Ngunit ang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Sumusulat ako sa inyo mga anak sapagkat pinatawad na ang inyong mga kasalanan alang-alang sa kanyang pangalan. Sumusulat ako sa inyo mga ama sapagkat kilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan sapagkat napagtagumpayan na ninyo ang masama. Sumusulat ako sa inyo mga anak sapagkat kilala ninyo ang ama. Sumusulat ako sa inyo mga ama sapagkat kilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan sapagkat malalakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang masama. Huwag ninyong ibigin ang salibutan
o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Kristo. Ngayon nga'y marami nang lumilitaw ng mga kaaway ni Kristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. Kahit na sila ay mga dati nating kasamahan, ang mga taong ito ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo. At dahil dito, alam na ninyo ang buong katotohanan. Sumusulat ako sa inyo hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam na ninyo ito. At alam din ninyong walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba't siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang mga nagsasabing nito ay kaaway ni Kristo. Hindi nila pinaniniwalaan ang Ama at ang Anak. Ang hindi kumikilala sa Anak ay hindi rin kumikilala sa Ama. Ang kumikilala sa Anak ay kumikilala rin sa Ama. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili tayong sa Anak at sa Ama. At ito naman ang pinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Gayunpaman, ang Espiritu ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating mga kalooban sa muling pagparito niya. At ang hindi tayo mahiya sa Kanyang araw na iyon. Kung alam ninyong si Kristo ay masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Ang unang sulat ni Juan, ikatlong kabanata. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya. Sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakakilala man sa Kanya. Mga anak, huwag kayong palinlang kaninuman. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo. Sapagkat sa simula pa ay nagkakasala na ang Diablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ito ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa. Pagmahalan tayo.
Huwag tayong tumulad kay Cain na kampon ng Diablo. Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa, ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopootan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Sapagkat iniibig natin ang mga kapatid, ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nalalaman ang pag-ibig, inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Kapag nakita ng kanyang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Dito nga natin matitiyak na tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos, sakali mang tayo usigin ito. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakakalugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos, sumampalataya tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan tayo gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. Ang unang sulat ni Juan, ika-apat na kabanata. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila. Kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao, kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu na kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig ninyong ito'y darating at ngayon ay nasa sanibutan na. Mga anak, kayo ngay sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang manghuwad na propeta. Sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanibutan. Sila'y makasanibutan kahit mula rin sa sanibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang mga taga-sanibutan. Ngunit tayo sa Diyos. Ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kasinungalingan. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para sa ikakapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo'y nagmamahal, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman ang sa atin, sapagkat ipinagkaloob niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinapatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya.
nalalaman nating tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa ating, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pang ito, walang kasamang takot ang pag-ibig at ipinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napapuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Itong utos na ibinigay sa atin ni Kristo, ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang mga kapatid. Ang unang sulat ni Juan, 5th chapter. Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo ay anak ng Diyos. Ang sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napapagtagumpayan ang mga anak ng Diyos ang sanlibutan. At ang nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Hindi sa pamamagitan ng tubig lamang, kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo, at tatlong ito'y iisa. Ang mayroong tatlong nagpapatotoo sa lupa, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At ang tatlong ito'y iisa. Kung pinaniniwalaan natin ang patotoo ng mga tao, higit nating dapat paniwalaan ang patotoo ng Diyos. At ito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay nagtataglay ng patotoong ito sa kanilang puso. Ang sinumang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay Niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan Niya tayo, alam din nating ibinibigay Niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Kung makita ninuman ang Kanyang mga kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hantong sa kamatayan, ipanalangin Niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa taong iyon ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanang hantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangan ninyo ang mga gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hantong sa kamatayan. Alam natin, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos. At hindi sila maaaring galawin ng Diyablo. Alam nating tayo sa Diyos, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diyablo. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan Niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa Kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ang mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan.